Kaya naman, kung ang psychological wallet mo eh 5,000 tapos naka-receive ka ng komisyon, may bonus ka, nag-overtime ka pa. Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Tatlong bagay na sumisira sa finances mo. Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Natanong mo na rin ba sa sarili mo ang question na to? Ano ba ang napundar ko? Nag-o-overtime ka naman? Masipag ka naman? 10 years ka na nagtatrabaho? Pero ano nga ba ang naipon mo? Saan nga ba napunta ang pera mo? Natanong ko rin yan sa sarili ko. Sabi ko, magta 30 years old na ako. Ano ba nangyari? Naging auditor ako? Masipag naman ako. Actually, umaabot pa ng 12 hours ang trabaho ko dati. And then, naging manager din naman ako. Pero, ano nga ba yung napundar ko? Ano nga ba yung naipon ko? May pagbabago ba? Yan ang mga naging dahilan kung bakit inisip ko ano ba yung mga pwede kong gawin na bago para naman mag-improve ang aking sitwasyon. Kaya ngayon ang pag-uusapan natin yung tatlong bagay na sumisira sa finances mo. Kasi kapag hindi natin alam yung kalaban natin, syempre mahihirapan tayong i-troubleshoot or isolve yung ating problema. Una is yung wrong mindset. Kaya naman pala walang improvement, kaya naman pala hindi tayo nakakaipon kasi mali yung mindset natin. Kaya kung gusto mo mag-improve ang iyong sitwasyon, eh dun tayo sa new mindset. Dapat may gawin tayong iba para magkaroon din tayo ng ibang resulta. Sabi nga, new mindset, new result. And noong 2012, napaka-importanting matutunan nyo rin, eto yung nalaman ko. Meron palang tinatawag na psychological wallet. So eto palang ating pag-iisip, eh may kinalaman din sa ating bulsa. Kung ano yung nasa isip natin, kung ano yung desisyon natin, nakaka-apekto yun sa ating finances, sa ating paghawak ng pera. Pwedeng ang psychological wallet mo ay 5,000 pesos. Meron din naman ang iba 10,000 pesos, yung iba 100,000 pesos. Ano bang ibig sabihin nito? So for example, ikaw ay kumikita naman. Araw-araw, ikaw ay nagtatrabaho at every 15 days or every month, meron kang nare-receive na sweldo. Ngayon, yung tinatawag na psychological wallet, eto yung kapag sumweldo ka, kapag ikaw ay may pera, ang tolerable na amount na kaya mo lang is 5,000 pesos. Ibig sabihin yan, for example, ikaw ay may laman yung wallet mo or yung bank account mo, masaya ka na 5,000 pesos ang laman yan. Or mas mababa dyan. Pag lumampas na sa 5,000, eh galit ka na sa pera, gusto mo nang gastusin. Kasi nga, eto lang yung limit mo, eto lang yung naiisip mo na okay na to, sapat na to, pwede na ako dito. Kaya naman, kung ang psychological wallet mo eh 5,000 tapos naka-receive ka ng komisyon, may bonus ka, nag-overtime ka pa. So, pag yan lumampas yung bank account mo ng 10,000 na, umabot na ng 10,000, eh diba ang psychological wallet mo 5,000 lang. So, anong gagawin mo dun sa 5,000 na sobra? Yan na yung gagastosin mo na yan. So, pupunta ka na, bibili ka na ng mga sale items, kakain ka, magsasanggyupsal ka, or pwede rin mag-travel ka. So again, ang psychological wallet, pag 5,000 lang ang psychological wallet mo, pag lumampas na dyan, gagastusin mo na yan. So, lakihan natin yung psychological wallet natin kasi kahit 100,000 pa yung ipahawak sa'yo, kung ang psychological wallet mo ay maliit lang, 5,000 lang, eh gagastusin mo talaga yan. Pangalawang sumisira sa ating finances, yung fear. Takot tayo, lalo na kung bago yung gagawin natin. Halimbawa, noong 2008, naisip ko, maganda pala talaga magnegosyo. Pero alam mo ba, natakot ako. Puro aral lang, puro attend lang ng mga negosyo fair, pero wala akong ine-execute. Kasi nga, hindi ko comfort zone yon. Paano kung malugi ako sa negosyo? Paano kung hindi ko kaya? Kung hindi ko alam ang gagawin ko, saan ako magsisimula? So yun yung tinatawag na meron tayong fear. 2008 ko pa naisip magnegosyo pero na-execute ko lang ang pagbibusiness 2012. Imagine, 4 years ako nag-delay. Kasi nga, nandun yung ayaw mo mag-take ng risk. Nasanay din kasi tayo na kapag tayo ay nakagraduate, feeling natin okay na tayo.
Pero okay ba talaga tayo nung nagtrabaho na tayo? Safe ba talaga tayo at secure? Nakakaipon ba talaga tayo? So madalas, problemado nga tayo, di ba? Kahit naman nag-overtime pa tayo, na-promote tayo, eh wala pa rin talagang asenso. Tandaan mo, kapag ikaw ay empleyado, eh design talaga na maging slave ka. Ibig sabihin, eh talagang wala masyadong growth dyan kung gusto mo talagang mag-improve ang iyong finances. At yung iba pa nga, 90% eh nababaon sa utang. Kasi nga, kapag empleyado ka, limited lang ang income mo. So, syempre, pag limited ang income mo, limited din na ang pwede mong maipon or mapundar. At worst case, 90% po ng mga empleyado, eh, nababaon po sa utang. Kaya noong 2008, sabi ko, ang hirap magtrabaho, ayoko naman ng everyday ganito yung aking cycle. Talagang naisip ko na negosyo talaga ang solusyon para mag-improve ang aking finances. At napatunayan ko nga na maganda talaga mag-business. Sa umpisa lang talaga mahirap kasi hindi mo nga comfort zone. And syempre, lalo na kung wala kang background sa business, eh talagang mangangapa ka pa, aaralin mo pa yan. Pero once na naaral mo na yan, tumatakbo na yan, eh 5 times ahead ka na sa mga kaibigan mo na empleyado. Bakit? Kasi syempre, iba ang income potential kapag ikaw ay may negosyo. Plus, may time freedom ka pa. At napatunayan ko rin na pwede ka rin kumita dito na 1 month mo lang nakita sa negosyo, eh 1 year nakikitain mo yan kung ikaw ay empleyado. Kaya again, kung talagang empleyado ka ngayon, gusto mo na malaking improvement sa iyong finances, eh magkaroon ka ng courage na mag-start ka magnegosyo at aralin mo yan. Dahil syempre, iba talaga pag may negosyo ka dahil yung 1 year mo na production, eh equivalent na yon sa 5 years na production mo kung ikaw ay empleyado. Ibig sabihin, pwede mong kitain in 1 year din yung 5 years na kikitain mo sana kung ikaw ay umaasa sa salary. Pangatlong sumisira sa ating finances, yung sakit natin na procrastination. Ito yung dinedelay natin yung paggawa natin ng isang bagay. So parang maliligo ka lang, 'di ba? Ang lamig, ayaw mo nang maligo, tinatamad ka na. Or pagbabangon ka sa umaga, may alarm clock ka na, ayaw mo pa ring gumising. Again, wag na nating antayin mag-New Year. Kapag may naisip ka na sa tingin mo makakabuti sa'yo or makakapag-improve sa sitwasyon mo, eh gawin mo na ngayon. Hindi pwedeng later na or bukas na. Kasi kapag pinospone mo na naman yan, eh later equals never. Hindi mo talaga masisimulan yan at hindi mo magagawa. Isa sa mga natutunan ko kay Tony Robbins, isa sa mga magagaling na mentor yan, sabi niya kapag may gusto kang gawin, schedule mo na yan. So for example, kung gusto mo mag-start na magbasa ng libro, yung habit na yan, simulan mo na, schedule mo. Alas 10 ka ba ng umaga magbabasa? 30 minutes ba everyday? Or sa gabi, bago ka matulog, ikaw ay mag-aaral ng mga YouTube tutorial para mag-improve ang iyong skill? Schedule mo yan kasi kung hindi, hindi mo yan magagawa at hindi mo yan masisimulan. And of course, kung may utang ka, importante rin na bayaran mo yan. Huwag mo nang i-delay. Kasi again, kapag may utang ka, tandaan mo, tumatakbo ang interest niyan. Lalo na kung credit card. 3.5% ang interest niyan at kapag ita-times 12 mo yan sa isang taon, 42% ang nadadagdag sa utang mo. Gusto ko ding i-share sa inyo yung natutunan ko na yung accountability form. Dito kasi mas makikita mo yung nangyari sa oras mo at mas nagiging responsible ka sa pag-spend ng iyong oras. Ang red, ibig sabihin yan, hindi ka naging productive sa oras mo. For example, nanood ka lang ng Netflix. Ikaw ay nag-games lang. So, nasayang yung oras mo. And then, kapag green, ito yung high level of activities. Ito yung pwedeng nag-aral ka. And pwede rin naman na natutunan mo yung bagong skill. So, ito yung mga naging productive ka. So, kapag yan ay kinukulayan mo, nalalaman mo na kaya naman pala walang improvement sa aking buhay. Kasi hindi naman pala ako productive sa aking oras. Diba tayo kapag nakakita tayo ng saging na nasayang lang kasi nabulok lang or pagkain na hindi naubos or napani sa ref, diba nanghihinayang tayo kasi nga itatapon lang natin yan, sayang yung binayad natin. Ganon din sa oras, mas mahalaga ang oras, huwag mong itatapon yung oras mo. Actually, mas mahalaga pa sa mga pagkain na nasayang yung ating oras. Kaya napaka-importante na huwag mong itapon ang oras mo. Kasi yan, hindi mo na mababalik yan. Kaya dapat,
ini-spend natin to sa dun sa mga activities na makakatulong sa atin. At syempre, kapag nag-delay tayo ng isang bagay or may hindi tayo ginagawa na bagay at hindi sinisimulan, tandaan mo, may consequences din yan. Kagaya ng pag di ka nag-iipon, hindi ka nagiging responsible sa iyong trabaho. Syempre, for example, eto, nag-retire ka, wala ka man lang pang-retirement, wala kang ipon, wala kang napundar. Or pwede rin naman na mag-away kayo ng asawa mo, maghihiwalay kayo dahil problemado kayo sa pera. And syempre, affected yung mga anak natin. And of course, sa trabaho, no, mapufrustrate ka kasi ang dami-dami mong ginagawa, pagod na pagod ka. Tapos wala kang nakikitang nagiging resulta or wala ka man lang naiipon or hindi ka man lang nag-i-improve sa iyong sitwasyon. So again, tatlong bagay na sumisira sa finances mo. Una, wrong mindset. Pangalawa, fear, takot tayo. Pangatlo is procrastination. Dinedelay mo yung isang bagay, hindi mo sinisimulan. So syempre, para mag-improve ang ating finances, eh babaligtarin lang natin tong tatlo. So dapat magkaroon tayo ng right mindset. Yung psychological wallet natin, eh lakihan natin. Yung fear, dapat magkaroon tayo ng courage na simulan ang isang bagay. And yung gawin na natin ngayon. Kung meron man tayong gustong gawin at simulan, eh simulan mo na. At ituloy-tuloy mong gawin para magkaroon ka talaga ng result. Again, balik tayo sa tanong ko kanina. Ano ba ang napundar ko? Noong tinanong ko sa sarili ko yan, noong magta 30 years old na ako, eh talagang sinimulan ko na. Hindi na ako nag-delay, nag-start ako ng negosyo, at syempre, binago ko yung mindset ko. Nilakihan ko yung psychological wallet ko. Kaya naman natutuwa ako kasi meron na rin ako mga natapos na savings program kagaya ng Kaiser na may healthcare, insurance, and investment fund. And then meron na rin ako mga Manila Bankers product like Most 18 and Money Builder. So yung iba dyan 2 years na lang bayad ko na. And of course, nagkaroon na rin ako ng multiple investments sa mutual funds. Kagaya nito, no, yung Soldivo funds, eh talagang more than 500,000 na yung aking shares. And of course, nakakatuwa yan kasi meron kang investment sa mga top corporations. And aside sa mga napundar ko sa finances ko, sa savings, sa investment, of course, ang pinakamaganda talaga dyan dahil nga nagnegosyo ako, eh sa bahay po ako nagtatrabaho. At hindi lang yan, no. Maganda dahil pati yung husband ko, full-time na rin siya na financial educator kagaya ko. Dahil nagnegosyo kami dalawa, mas natututukan namin yung anak namin, mas may time kami sa pamilya namin. And of course, no, mas flexible yung time mo. Iba talaga pag may time freedom ka. Of course, maganda na meron kang savings, investment, pero ang pinaka-reward talaga pag ikaw ay nag-ipon, nag-invest, nag-negosyo at nag-improve ang iyong finances, eh yung time freedom mo. Sabi nga ni Jim Rohn, unless you change how you are, you will always have what you've got. Kaya nga kung gusto mo mag-improve ang iyong sitwasyon, kailangan magsimula ang pagbabago sa iyo. Kasi wala yan sa government, wag mong iasa sa employer mo, wag mo ring iasa sa ibang tao. Ikaw talaga ang magsisimula sa pagbabago. Kung may question ka, i-message mo lang ako sa Facebook, Roan Celis Capistrano. Ang messenger link ko ay bit.ly/roanfb. Pwede mo rin akong i-email sa roan.capistrano@gmail.com.